Ikalawang Kronika. Ang kagamitan ng templo. Ika-apat na kabanata. Nagpagawa rin si Solomon ng tansong altar na 30 talampakan ang haba, 30 talampakan ang lapad, at 15 talampakan ang taas. Nagpagawa rin siya ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7 talampakan. Ang luwang ay 15 talampakan at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng 2 hanay ng palamuting hugis toro sa ilalim ng bibig nito. Ang mga palamuti ay kasama na ng gawin ito. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng 12 tansong toro na magkakatalikod. Ang 3 toro ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang 3 ay sa kanluran. Ang 3 ay sa timog. At ang 3 ay sa gawing silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga 3 pulgada. At ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng 17,500 galong tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 planggana para paghugasan ng mga kagamitan sa mga handog na sinusunog. Inilagay ang 5 sa gawing timog at ang 5 ay sa gawing hilaga. Pero ang tubig sa lalagyan na tinatawag na dagat ay ginagamit ng mga pari na panghugas. Nagpagawa rin siya ng 10 lalagyan ng ilaw na ginto ayon sa plano at inilagay sa templo. 5 sa gawing hilaga at 5 sa gawing timog. Nagpagawa siya ng 10 mesa at inilagay sa templo. 5 sa gawing timog at 5 sa gawing hilaga. Nagpagawa rin siya ng 100 gintong mangkok na ginagamit sa pangwisik. Nagpagawa rin siya ng bakuran ng mga pari at maluwang na bakuran sa labas. Pinagawan niya ng mga pintuan ang mga daanan papasok sa bakuran ng templo at pinabalutan niya ng tanso. Inilagay niya ang sisidlan ng tubig na tinatawag na dagat sa gawing timog silangan ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Solomon para sa templo ng Diyos. Ito ang kanyang mga ginawa, ang 2 haligi, ang 2 parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang 2 magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi, ang 400 palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata, nakakabit ang 2 hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kadenang nakapaikot sa ulo ng mga haligi, ang mga kariton at mga planggana, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at ang 12 tansong toro sa ilalim nito. Ang mga palayok, mga pala, malalaking tinidor para sa karne, at ang iba pang kagamitan. Ang lahat ng bagay na ipinagawa ni Haring Solomon kay Huram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakintab na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng hulmahan na nasa kapatagan ng Jordan sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Napakaraming tanso na ginamit ni Solomon, kaya hindi na kayang alamin ang eksaktong timbang nito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Diyos, ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang mga patungan ng ilaw na purong ginto, at ang mga lampara nito na pinapailaw sa harapan ng pinakabanal na lugar, ayon sa tuntunin tungkol dito. Ang palamuting bulaklak, ang mga ilawan, at ang mga pang-ipit na puro ginto lahat, ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok, at mga sisidlan ng insenso na puro ginto rin lahat, ang mga pintuan ng templo, at ang mga pintuan papasok sa pinakabanal na lugar na nababalutan ng ginto.